Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Ang nakaraan sa International League, sobrang higpit ng depensang ginagawa ng Shouko laban sa All-Star Team. Na kahit sila Minami at Mappy ay hindi magawang makalusot sa mahigpit na depensa nila Sento at Rukawa sa kanila na talaga namang hinangaan ng mga manonood dahil sobrang solid na depensang ipinapakita ng Shouko. At dito na nagtatapos ang Chapter 25 ng International League. Pero isang paalala lang muna ang aking bibitawang salita para sa inyo na ang kwentong ito ay hindi pa napapatunayan kung isa nga ba itong fanmade o di naman kaya kasama talaga ito sa kwento ng Slam Dunk. Sa kadahilanan, nanabasa ko lamang ito sa isang site at walang anumang larawan na nakalagay sa mga ito. Tara, umpisa na natin ang Chapter 26 ng International League. Dahil nga sa sobrang solid ng depensang ginagawa ng Shouko, itong kupunan ng All-Star Team ay talaga namang nahihirapan na makagawa ng puntos. Na kahit sila Minami at Maki ay hindi magawang makalusot sa depensa nila Rukawa at Sendo. Na ikinatuwa naman ang gusto nitong si Coach Hansay. Kaya naman, bigla itong napasalita sa kanyang kinauupuan. Maganda! Maganda ang ginagawa niyong depensa mga bata! Mukhang nakuha niyo na talaga at na-practice niyo na ng gusto ang depensa itinuro ko sa inyo. Maganda yan! At ito din ang isa sa magandang senyales na nag-i-improve na talaga kayo sa depensa. Ngayon, sigurado ako na ang magandang depensa niyo ngayon ay magbubunga din ng magandang opensa para sa inyo. Yan ang sabi ni Coach Hansay nang biglang nagulat ito. Dahil nga sa biglang nag-switch si Mikyo at Masashi nung binabantayan. Kaya naman, Mikyo versus Akagi at Sakuragi na versus Masashi ang ganap ngayon. Habang itong si Maki naman ay patuloy lang sa pag-dribble ng bola. At nang nakita nito na si Masashi na ang nakapwesto kay Sakuragi, agad niyang ipinasa ang bola papunta dito. At nang hawak na ni Masashi ang bola, mabilis din naman itong binantayan ng mahigpit ni Sakuragi. Habang itong si Masashi naman ay sobrang naiinis pa din kay Sakuragi. At talaga namang binabangga niya ito ng paulit-ulit ng sobrang lakas. Sakuragi, ngayon tayo magkakasubukan. Ngayon, pagbibigyan kita sa gusto mong laban. Ang labanan na madumi maglaro. Kaya naman, kumanda ka na Sakuragi. Dahil ito ang ganti ko para sa ginawa mo sa aking kapatid. At madaya na akong madaya. Pero wala na akong pakialam doon. Dahil gusto kong ipakita sa'yo ang labanan na gusto mong mangyari. Ngayon, humanda ka na. Dahil makakatikim ka talaga sa akin ng malala. Yan ang sabi ni Masashi, habang itong si Sakuragi naman ay napangiti. Sabay na pabulong na lang ito sa kanyang sarili. Ang magkapatid ng bakulaw na ito ay talaga namang isip bata. Masyado silang madamdamin. Hindi ba nila talaga alam ang pagkakaiba ng madaya sa magulang? Pero okay lang yan. Sige lang Masashi, gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin. Ngunit ito lang ang tatandaan mo. Nagkamali ka ng binanggang tao. Dahil ang taong gugulangan mo ay mas magulang pa kaysa sayo. Yan ang sabi ni Sakuragi sa kanyang sarili. Sabay sinimula ng tumipensa ng solid kay Masashi. Ngunit, itong si Masashi ay hindi na panggugulang ang kanyang ginawa, kundi isang pandaraya na talaga namang ginawa nito laban sa ating bida. Nang binangga niya ito ng isang beses ng sobrang lakas, sabay siniko niya ito sa dibdib ng malakas, na naging dahilan upang mamilipit sa sakit itong bida natin at mapaupo sa sahig. Habang ang referee naman ay hindi ito napansin, at hindi siya pumito para sa ginawa ni Masashi kay Sakuragi. Kaya naman, nang makita ni Masashi na hindi siya napansin ng referee, agad itong tumalon at gumawa ng isang slam dunk sa mismong harapan ni Sakuragi na naging dahilan upang maitaas na nila sa 5 puntos ang kalamangan sa Shouko. Habang itong buong tropa ni Sakuragi at mga kaibigan ng Shouko ay nagwawala sa ines dahil kitang-kita nila ang ginawang pandaraya ni Masashi sa ating bida na si Yanamichi Sakuragi. Hoy bakulaw na pangit! Ang dayo mong maglaro! Kitang-kita namin ang ginawa mong paniniko sa kaibigan namin si Sakuragi! At ikaw referee, bakit hindi mo nakita yon? Halatang halata naman ang ginawa niyong pandaraya! Tignan mo, naminipit sa sakit ang aming kaibigan! Mandaraya ka talagang bakulaw na pangit! Porkit hindi mo kayo si Sakuragi, ginagamitan mo ito ng pandaraya! Sige lang bakulaw na pangit! May araw ka din sa amin! Makikita mo yung mukha mo ay papapangitin pa namin ang husto! Tignan mo, pag na-injury lang talaga yung tropa namin, ipinapangako namin sa'yo na hindi lang injury ang mararanasan mo sa amin. Kundi, mau-hospital ka na talaga at baka hindi ka na makapaglaro pa ng basketball.
sa buong buhay mo. Tandaan mo, Masashi, tayo ka lang dito. Kaya naman, umayos ka ng galaw mo. Wala ka sa teritoryo mo para mangdaya ng ganyan. Yan ang sobrang inis na sigaw ng mga tropa ni Sakuragi. Habang itong si Haruko naman ay sobrang nag-aalala ng gusto kay Sakuragi. Hanamichi, ayos ka lang ba? Sobrang lakas ng pagsiko ni Masashi sa'yo. Kaya naman, imposibleng hindi ka nasaktan doon. Pero sana naman, hindi ka ma-injury sa ginawa ng Masashi na yan. Sana okay ka lang, Hanamichi. Yan ang pag-aalalang sabi ni Haruko sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, itong bida natin na si Sakuragi ay biglang tumayo, sabay humarap sa kanyang mga kaibigan. Hoy kayo! Umayos nga kayo dyan! Huwag kayong magbabanta sa lalaking bakulaw na ito! Hindi sagot ang away para makagante sa bakulaw na pangit na to! Tandaan nyo! Nasa sports tayo! Kaya naman, normal lang ang magkaroon ng ganitong sitwasyon. Pero salamat sa inyo! Salamat sa pag-aalala ninyo para sa akin! Tunay ngang mga kaibigan ko kayo! Walang iwanan! Yan ang sabi ni Sakuragi, sabay lingon kay Masashi. Sabay ngumiti ito ng nakakaloko. Hoy Masashi, sa tingin mo ba nagawa mo na akong matakot sa ganung ginawa mo? At sa tingin mo ba nagawa mo na talaga akong gulangan at maisahan? Pwes, diyan ka nagkakamali. Dahil hindi ganyan ang panggugulang Masashi. Dahil isang pandarayang ipinakita mo sa larong basketball ngayon. Naturoy nga na isa ka sa mga alam at na sentro sa basketball dito sa Japan. Pero ganyan ang ipinapakita mo sa isang baguhan na katulad ko. At mukhang natatakot ka dahil hindi mo nga talaga ako kaya. At mukhang kailangan mo pang gumamit ng mga pandaraya para lamang makapunto sa isang baguhan na katulad ko. Nakakatawa ka, Masashi, at nakakaawa kang nilalang. Pero kahit na ganun ang iyong ginawa sa akin, okay lang yon. Tanggap ko ang pandaraya mo. Dahil part naman ito ng laro, kaya naman, hindi na ako magre-reklamo pa. At pagbibigyan kita sa pagkakataon na ito, hindi ako mang-aaway. Ngunit, ito lang ang lagi mong tatandaan, Masashi. Ako si Hanamichi Sakuragi, at hindi ako tumitigil hanggat hindi ako nakakabawi sa gumawa sa akin ng kalukohan. Kaya naman, Masashi, ihanda mo na yung sarili mo. At ihanda mo na yung pinagmamalaki mong malabatong katawan mo. Dahil gigibain ko yan at gagawin ko yung pino mamaya. Masashi Kawata, dudurugin ka ng Hanamichi Sakuragi. Yan ang seryosong sabi ni Sakuragi. Sa kabilang banda naman, ang mga ka-teammate ni Harochi ay natatawa ng gusto kay Hanamichi. Yan ba yung sinasabi niyong pinsan niyo, Harochi at coach? Bakit ganyan maglaro? Ang laki ng katawan pero napapatumba sa simpleng siko lamang. Kung ako ang nakalaban ng pinsan niyo ngayon, siguradong mapapaupo na yan sa kanilang bench. At baka madala pa yan at umistap na sa paglalaro ng basketball. Hindi pwede sa akin ang ginagawa niyang kabalastugan sa sport na mahal ko. Kaya naman, kung sakaling makaharap ko ang lalaking yan, dudurugin ko talaga siya. At ipapakain ko sa kanya ang mga salitang hindi siya nararapat sa larong basketball. At siyang pinsan nyo, Harochi, hindi din siya nararapat na makalaban natin. Masyadong malayo ang agwat ninyong dalawa. At yung Rokawa naman na yan ay malayong malayo din sa Yoyohe. Talaga ba sila ang Mythical 5 at MVP dito? Bakit hindi ko maramdaman ang pressure habang pinapanood ko sila? Mukhang nag-aksaya tayo ng pamasahe para lamang makita yung pinsan ninyo na sinasabi nyo na maaaring maging hadlang sa atin. Yan ang sabi ng ka-teammate ni Harochi. Nang bigla nagsalita si Yohe. Maaga pa, Shimbo. Huwag muna nating husgan ang mga yan. Tignan mo si Harochi. Seryosong seryoso. At para bang nasasabikit tumakalaro ang kanyang pinsan. Ganyan na ganyan din ang kanyang ipinapakita noong kinalaban natin ang isa sa mga malalakas na manlalaro ng Amerika. At kapag naging ganyan na siya kaseryoso, siguradong natutuwa na ito. At nasasabik na itong makalaban ang Hanamichi na yan. Alam niya yan sa kanyang sarili na mabibigyan siya nito ng magandang laban. Ang laban na matagal niya nang inaasam. At kung titignan mo din si coach, talaga namang nakatitig din siya dito sa may pulang buhok na si Hanamichi. Mukhang malaki na talaga ang tiwala nila dito. Malaki ang tiwala nila na mataas ang potensyal nitong pinsan nila. Kaya naman, hindi nila ito minamaliit ng gusto. Ngayon, Shimbo, kung ako sa'yo, maganda ka ng mabuti. Dahil tiyak na yung may number 4 ang makakatapat mo sa laban. Yung may number 4 mukhang malakas talaga ang kanyang pangangatawan. At talaga namang hindi basta-basta ang kanyang stamina sa ilalim ng basket. At yung sniper naman nila, mukhang matindi din ang mga bitawan sa tres. At matindi din itong dumipensa. Mukhang maibubuga nga talaga ang kupuna nila. Kaya naman, dapat din natin paghandaan ang kupuna nila. At hindi dapat natin maliitin ang mga manlalaro ng Shouko. Lalong-lalo na ang dalawang yan. Yung may number 11 at number 10. Ang dalawang manlalarong pinuntahan natin dito. Dahil sila daw ang magiging banta sa atin. Sabi ng ating coach, yan ang sabi ni Yohe. Habang itong coach nila at itong si Harochi
ay talaga namang sobrang seryosong nakatitig lamang kay Sakuragi na parabang inaantay nilang magwala ito at ipakita ang kanyang tunay na laro sa kanila. At dito na nagtatapos ang Chapter 26 ng International League. Isang nakakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa nating subaybayan ang mga susunod na chapter. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, share nyo na ito at mag-iwan natin kayo ng isang like para mas ganana kung gumawa pa ng mas maraming video. At maraming salamat nga pala sa mga hindi nag-i-skip na ating ads.